Muli po kami nagpapasalamat, aming Ama, sa pagkakataon na sasambahin po namin ang iyong pangalan. Dala po namin ang mga pasasalamat sa lahat po ng ginagawa niyo sa aming buhay. Kaya nga, lumapit tayo sa Diyos sa oras na ito. You and we celebrate this day and we declare your kingdom come. Praise the Lord, praise your holy name. Bring your heavy heart for a heart of joy. Celebrate what God has done. Join the song of praise as we gather here. Celebrate the Lord of reigning here, we declare His kingdom come. Darkness has to flee in His holy light. Celebrate the Lord of love. All creation sings. Hear the oceans roar. Let the earth proclaim that Christ is Lord.
blessing sa inyo. Ako'y magsasaya sa puso ko'y wala nang ang iba. Oh Diyos, oh Diyos, lagi kang nasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita sa blessing sa inyo. Ako'y magsasaya sa puso ko. Kailanpaman, maraming salamat Panginoon sa pag-ibig ninyo, sa pagmamahal nyo sa bawat isa, at kami ngayon ay nagagalak, nagpupuri at nagpapasalamat Panginoon dahil patuloy nyong ipinararanas, ipinadarama sa amin ang walang kapantay ninyong pagmamahal. Hayaan nyo po na kami inyong mga anak magpahayag sa inyo ng aming pagmamahal, ng aming pagsamba.
at papuri sa inyo sapagkat kayo ay sapat sa amin. Ang pag-ibig niyo, Panginoon, ay sapat sa aming lahat. Purihin ka, Panginoon. Aming Diyos.
Diyos sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay. Pagmamahal. Free.
God, we give you thanks. We worship you. We thank you for your love. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Patuloy po kayong maghari sa aming puso at isipan sa pagpakinig namin ng inyong mensahe. Purihin ka, Panginoon, sa inyo lamang namin. Inialay ang lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Numbers 23:19. God is not human, not a human being. Ang Diyos ay Diyos, hindi siya tao. Know God? Can we really know God? How much can we know God? Father, we thank you that you are mysterious, that you're all-powerful, you're not human, and you're above us. Because of that, we can rely on you, believe in you, and worship you. Sa sandaling ito, Panginoon, pakalinisin niyo po ang aming puso, ang aming isip. Dalisayin niyo ang aming mga layunin sa paglapit sa inyo at kami po inyong pagalingin, turuan, akayin, paliwanagan. Kayo ang mangusap, kayong mangaral. Dinadalangin namin ang lahat ng ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. How can you know God? How much could God be known? Gaano talaga ang pwede nating maarok, maabot, maalaman tungkol sa Diyos? First of all, we begin with the fact that God is too wonderful to know. Sobra siyang dakila. Parang isang bata na humukay ng isang dakot na size ng hukay sa buhangin sa tabi ng dagat at sabi niya ilalagay niya ang lahat ng tubig ng dagat doon sa hinukay niya. Ganun ang ating isip, kaliit. At ganun kalawak ang Diyos para lubos nating mapagkasya sa ating isip. God is too great to fit in one's mind. Too broad to be seen in full. Too far and near. Yung far, kailangan mo ng telescope para makita. Yung very near, kailangan mo ng microscope. And in both cases, God's too far and too near. God is beyond the heavens and God is within us. Deeper than cellular level. Microcellular level. So God is too far and near to be seen clearly by the naked eye. Kaya ipinagbabawal ng Panginoon ang mga imahen, mga images. Because images limit and trivialize and oversimplify God. Pag gumawa ka ng imahe ng Diyos sa mukhang tao, pinagmumukha mo siyang tao, hindi naman siya tao. Lalo naman pag pinagmukha mo siyang hayop o halaman, kasi siyang lumikha ng lahat ng yon. Kaya sa pagbibigay ng mga images, kuminsan Western images, isa yung mukha ng divine. Sa Eastern images, apat ang mukha ng divine nila. Ibig sabihin, kita ang East, West, North, South. Pinapakita nila na maraming pwedeng makita ang dakilang lumikha. Sa mga imahe ng Western icons, dalawa ang kamay ng mga divine personages. Sa East, kung minsan, lima, anim, walo ang kamay. Naakala ng mga Western trained theologians, a monster. Pero sinasabi lang nila, maraming kayang gawin ang Diyos. Pero lahat ng yun ay hindi sapat, kaya ayaw ng Diyos ng imahen, nalilimit ang perception tungkol sa Kanya. 1 Corinthians 1:25, ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit pa sa karunungan ng tao. This is a metaphor, this figure of speech. Hindi naman ibig sabihin may kahangalan ng Diyos, pero ang sinasabi ng 1 Corinthians 1:25, yung pinakakonting alam ng Diyos ay higit pa sa pinakamaraming alam ng buong katauhan. Sobra siyang lampas-lampas. Sobra siyang dakila. At ang inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay kalakasang higit pa sa kalakasan ng tao. So the weakest point of God is greater than the strongest point of humans. If God had a weak point. Paghahambing lang yun. Pag-dramatize ng mensahe. God is so wonderful to know. Deuteronomy 29:29, the secret things belong to the Lord, our God. But the things revealed belong to us. So mayroong ipinagkakaloob sa ating karunungan at mayroong hindi. Napakakonti ng alam natin.
What we know is little, what we do not know is immense. Kaya hindi pwedeng magyabang ang tao. Isaiah 55:8, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan hindi nyo kaisipan. At ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kaya sobra namang presumptuous sa mga tao pag sabing magagalit sa iyo ang Diyos. Talaga, alam mo ang mga iisipin ng Diyos? Alam mo talaga, ikakagalit niya, alam mo yung hindi? Ito ang sabi ng Diyos. Ito ang gusto ng Diyos. Yung pala, opinion lang yun ng tao, inimbento lang ng mga katuroan. Paano natin malalaman kung ano talaga ang gusto ng Diyos? How much could be known about God? Not much. Not much. At dahil dyan, people would remain guessing and fearful, respectful. Hindi nagmamalaki, hindi nagyayabang na alam na niya ang kalooban ng Diyos. Na alam niya kung paano i-apply, paano i-interpret ang lahat ng mga bagay na may kinalaman sa kaluwalhatian at kabanalan ng Diyos. 2 Timothy 2:15, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang gagawang tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. So may maling paggamit. Kasi sinasabi, sikapin mo maging tama ang paggamit mo. One knows that he correctly handles the word of truth by using the Jesus filter, which is love. Yung lahat ng mga doktrina, tradisyon, teachings, regulations, and laws, parang papadaanin mo yan sa prism, dapat ang lalabas na light, white light, which is love, Jesusness. Jesus is light, the light of the world. Pag ang basa mo, interpretation, application mo ay hindi loving, pagdudahan mo kung tama ang iyong basa, interpretation, and application. At dyan babagsak ang napakaraming religious teaching. Hindi loving ang mga application. Katulad nung i-apply nila ang law sa babaeng nahuli sa pagsiping sa lalaki hindi niya asawa, i-apply nila yung law, ang ano yung law, babatuhin hanggang mamatay. Loving ba yun? Kind ba yun? So hindi ipinatuloy yun ni Jesus. Kaya ipinadala ang Panginoong Jesus para itama ang pagbasa ng law at ang application dapat loving. Lahat ng mga religions, nagkiklaim sila ang mayroong tama. Sila ang tama magbasa, sila ang tama ang interpretation. But Jesus is the filter. And how will you know which religious ideas to believe in, to subscribe to apply? Use the Jesus filter. Itatanong mo sa sarili mo, is my reading and interpretation and eventual application loving? Kasi kung hindi ka naman loving, sayang lahat ang religion mo. Nag-religion ka pa. Dapat susukatin, susuriin kay Jesus. How much could be known about God? Not much. Therefore, people should be tentative and humble. In knowledge, in theology, in philosophy, in doctrine. Mas pagtitiwalaan ko yung taong religious leader or teacher or advisor, tapos itatanong ko, mayroon po ba kayong alam na sagot sa lahat ng tanong ko? Mas pagtitiwalaan ko yung magsasabing, wala. Marami akong hindi alam. Inaalam ko pa lang, inuunawa ko pa lang. Wala akong maibibigay sa iyong napaka-klaro at siguradong sagot. Mas katiwa-tiwala yun kasi merong alam ko. Doctrine, doctrine, my doctrine is solid, it is right, it is perfect, it is never wrong. Mas magduda-duda ako dun. Paano niya nagagap, nahuli ng buong buo ang kalooban ng Diyos? Eh, tao lang siya. Mas kapanipaniwala yung humble sa pagtuturo na ang trato niya sa mga tinuturuan, pinangungunahan ay fellow seekers. Imbes para siyang has arrived and has known everything. Tapos ang yabang-yabang magdoktrina, lahat na nang lihi sa kanyang turo ay mali na, lahat na nang hindi niya kakampi ay sa demonyo na, mas kaduda-duda yun. 1 Corinthians 13:9, si Paul na mismo ang nagsabi ha. So Paul was taken to the third heaven to reveal many things. Pero sabi niya, hindi pa ganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos. So basing it on this realization of Paul,
No one can be dogmatic. Walang taong nasa tamang pag-iisip ang magkakaroon ng napaka-final na salita, pagpapahayag, pagtuturo ng mga bagay na tungkol at mula sa Diyos. You can only be tentative because what we know is little, what we don't know is immense. Our knowledge is imperfect and our prophecy is imperfect. And Paul says, but when the perfect comes, the imperfect will pass away. So slowly that imperfection will pass away as we get indwelt by that which is perfect, by the light of Jesus. Therefore, people should not study too much. Si Solomon naman, the closest person in the Old Testament to Jesus, he is the wisest ever. Ecclesiastes 12:12 sabi niya, ang labis na pag-aaral ay pahirap sa katawan. Too much study wearies the body. So do not overstudy, overread, overinterpret, and overapply to the point of bleeding. Yung iba sobrang makapag-aral eh. Nilalaslas na ang pulso, binabato na ang kapwa, ginugutom na ang sarili, tinatalikura na ang pamilya. Tapos mali pala yung reading, paano yun? Sobrang bayad para sa mali. Sabi na ni Solomon, too much study, where is the body? Huwag kang magkandarapa at magpagulong-gulong at magpakamatay ka. Aaral lang ka, kalit-liit ang tudlok dyan, kalit-liit ang kahulugan, ganyan-ganyan, sobra ka nang napagod. Hindi ibinibigay sa iyo ang katotohanan para kapagurin, kundi para ka bigyan ng pahinga. Para ka mapanatag, hindi para ka matakot. So do not indulge in useless, foolish religious arguments, debates, contests. Titus 3:9, iwasan mo ang mga walang kabuluhang pagtatalo, ang mga away at alitan tungkol sa kautusan. Ang mga ito ay walang pakinabang at walang halaga. Sa Bible na nga nakalagay, huwag yung pagtalo-talunan yung mga kautusan. Walang kakauwian yan. Away, gulo, hirap ng loob. And for all you know, yung pinaglalaban mo, eh baka hindi pa rin talaga yung tama. So bakit ka naman mananakit ng kapwa? Bakit ka makikipagkasira sa mga kaibigan, lalayo sa mga kamag-anak? Dahil talagang sure na sure ka na, na yun ang gusto ng Diyos para sa'yo. So niya, iwasan nyo yan. Wala yung kabuluhan. Only fools debate issues about the divine. Who are we to debate issues about the divine? Who can dare to say he or she knows God? Kaya yung mga sobra ko minsan overgeneralizations, nakilala ko po ang Panginoon noong April 12, 1995. Nakilala mo talaga? Sige nga, ipakilala mo nga sa akin. Baka pwede mong sabihin, nagsimula po akong magkaroon ng personal relationship at magsaliksik at mag-aral tungkol sa Diyos noong ganung petsa. Pero hindi mo pa nakilala. You have arrived. Kahit nga si Jesus eh, and Jesus grew in wisdom, in stature, in favor with God and men. Nag-grow din siya, hindi biglaan. Kasi ikaw, nakilala mo talaga ang Diyos. Kasi may na-memorya ka lang na 5 verses, inaway mo na lahat ang kapitbahay, kamag-anak, kaibigan. It's foolishness. Ang tamang paggalang sa Diyos, tamang pitagan sa Diyos ay magdahan-dahan ka sa pag-aakala mong alam mo. Hindi ka magiging sarili, mayabang, at mapagmataas. But how and by what could God be known? Paano nga ba? Saang paraan pwedeng makilala man lang unti-unti ang Diyos? God can be known through nature. Alam natin Diyos ang lumikha ng lahat ng kalikasan, lahat ng bagay na nasa ating paligid na likas. So, sa pagtingin mo sa nilikha, meron ka mong clue tungkol sa lumikha. Romans 1:20, mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. So, susunod ka sa utos ng Diyos.
Yung religious utos, sure na sure ka ba na talaga yun ang utos ng Diyos after thousands of years ng handling and sometimes mishandling of religious institutions, of editing, of inserting of ideas by religious leaders that have political agenda sa pagmamanipula ng mga makapangyarihan sa religious thought to control civilizations? Gaano ka talaga pwede mag-rely sa tradition ng relihiyon? Pero yung nature, alam na alam mo, pag may malaglag, gravity, Diyos ang lumikha niyan. Walang nakakapag-iba niyan all throughout time. Napapalipad mo ang aeroplano dahil naiintindihan mo ang mga issues ng physics, ng velocity, buoyancy, etc., etc. So, gusto mo talaga makilala ang Diyos? No scientific laws. Because science is behind nature and nature was created by God. Nature, natural law, reveals aspects of God's law, even of God's character, and very especially, God's essence. Pag nakikita mo kung paano nag-unfold ang nature and you obey it, you're obeying God's highest law, more than religious law. Kaya alam mo, halimbawa na merong gravity, maglalagay ka ng bahay sa gilid ng bangin, konting lindol, mahuhulog ka, hindi mo nirespect ang God's law. Kaya may nangyari sa'yo hindi tama. Maninirahan ka sa gilid ng ilog na alam mong pagka maraming ulan sa bundok, aapaw yung ilog, aanuring ka, hindi mo sinunod ang God's law. May mga ganong God's laws. Pagod na pagod ka na, hindi ka nagpapahinga, yung katawan mo bibigay, magkakasakit, hindi mo sinunod ang God's law. God's law of health or laws on health. Marami pa. Naninira ka, nagchichismis ka, sumasali ka sa mga intriga, tapos nasaksak ka, namatay ka, you did not obey God's law na you should not create enemies, needless enemies. Hindi ka nag-iingat. So beware of theology that opposes God's natural law. Theology that opposes God-given natural feelings, wants, and even desires. At dyan naging magaling na napakaraming relihiyon in the past thousands of years to demonize legitimate God-given human desires. God ang lumikha sa atin. God ang nagbigay sa atin ng mga senses. God ang nagbigay sa atin ng sensuality. God ang nagbigay sa atin ng ating appetites. These are all tools for survival, for procreation, for continuous existence. Pagkatapos, umuso yung self-denial, gutumin ang sarili, pahirapan ang sarili, masamain ang lahat ng gusto mong masasarap na bagay, it's against natural law. So you would know that religious thought could sometimes oppose God's natural law. So dapat alam mo kung saan ka susunod para hindi kalito. And God can be known through prophets also, but only very vaguely and up to a point. Kung napakalaki at napakalinaw ng pagpapakilala ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha sa kalikasan, nagpakilala din naman siya sa mga pahiwatig, mga bulong-bulong, bugtong-bugtong sa mga propeta. Hebrews 1:1, noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Kaya lang yung mga bigay sa propeta, kumisang panaginip, eh pagising niya, baka mamaya hindi na accurate ang kanyang interpretation or recollection. Minsan mga dumadaang tinig, minsan mga pahiwatig na subject pa rin to the interpretation of the prophet. And then syempre, kung na-interpret man tama ng prophet, yung prophet ay may nakinig sa kanya, yung nakinig sa kanya, nagkwento sa nakinig na nagkwento, nagpalipat-lipat ang mga bibig at tenga hanggang mamaya nagkanda iba-iba na yung teaching. And that's what we have. Oral traditions of teachings for thousands of years, they were oral, verbal, not yet written kasi hindi pa na-invento ng taong pagsusulat. And then isinulat lang much later. Gaano karami sa mga original revelations given orally and delivered and preserved orally were really preserved correctly, and how correct were they preserved? How correctly? Tapos ang naisulat, isinusulat nila sa mga balat ng hayop, sa mga dahon, sa mga nabubulok na bagay, so ililipat na naman sa bagong material after a few years. Gaano ka-faithful ang mga transfer niya, ang mga transcriptions? Kaya dapat may pang-validate ka. Ito bang binabasa ko talaga? Reliable pa to. At ang ating reliance is on the Jesus filter. Jesus was sent to correct every mistake,
to shed light on everything, to be the way to God. So sa kanya mo sukatin ang lahat. At pag hindi Jesusness, hindi loving, hindi kaya yung reading, pagdudahan mo na. Now, some situational instructions were known through Moses and the other prophets. But what God really wants people to know, God revealed through Jesus. Puta-putake, kapra-kapraso, bugtong-bugtong, bulong-bulong ang ibinigay sa mga propeta. But God could be known by and through Jesus. John 1:17. Ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moses. Ngunit, dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Jesu Kristo. May clear choices dito. Kautusan or katotohanan and kabaitan? San ka? Moses or Jesus? San ka? Napakalinaw nung ginawang choices sa Gospels. Kaya yung sobrang mga maka-Moses, maka-tradisyon, maka-temple, pinatay si Jesus. Hebrews 1:2. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Noong daw mga nakaraan, bubulong-bulong, sasalisalita, bibigay-bigay ng kapra-kaprasong mensahe ang Diyos through the prophets. Pero noong panahon ni Jesus, nagsalita na ang Diyos ng derechahan, malinaw, explicit, through Jesus, His Son. Hindi naman biological son yun, kaya nga yun, ay pinaproblema kung bakit naging karoon ng anak ang Diyos. Ibig sabihin lang kung ano ang Diyos yun si Jesus. Genetically, spiritually, essentially, kung ano ang Ama, yun ang Diyos. Colossians 1:15, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. And of course, this is not a physical image. If I may add a few clarifications, the qualities, the thought, and the teachings of the Son, that is the image of the invisible God. Gusto mong makita ang imahe ng Diyos Ama sa langit? Tingnan mo hindi yung itsura ni Jesus kasi nagkatawang tao. Tingnan mo yung itinuro niya. Yung ibinigay niyang halimbawa, yung kanyang mga ideya, yun ang perfect image of God that God wants revealed to us. I think hindi pa yun ang buong-buong image ng God. Pero yung gusto niyang malaman natin, sapat na ipinaalam niya through Jesus. John 1:14, the Word, referring to Jesus, became a human being. The idea of God, the idea about God, the Word, became a human being and lived here with us. We saw His true glory, the glory of the only Son of the Father. From Him, all the kindness and all the truth of God have come down to us. So by saying from Him, ibig sabihin, all the others, hindi sila ang dinaanan ng kindness and all the truth of God, but Jesus. That's why lahat dapat ng turo ng lahat ng religious people, lahat ng religion, lahat ng practices, padaanin kay Jesus because Jesus is the image of the invisible God. He is the measure of all things. But God and Jesus revealed only little on a need-to-know basis lang. Kahit si Jesus, ang image of the invisible God, hindi pa rin napakarami ng itinuro niya. Hindi pa rin kaya ng isip ng kanyang tinuruan. At hindi lahat ay ipinaunawa niya sa lahat ng tao. Yun ang hiwaga. Hindi niya ipinaunawa kung bakit. Pero meron siya pinagkalooban at may hindi ng revelations na ito. John 16:25, ang mga ito'y sinasabi ko sa inyo, si Jesus ang nagsasalita, ng patalinghaga. Subalit, darating ang panahong hindi na ako magsasalita sa inyo sa ganitong paraan. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. So, ang pagsasalita ni Jesus na ipatalinghaga pa rin, indirect pa rin, dahan-dahan. Jesus, God, revealed only to a few persons. Matthew 13:10-11, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus,
Bakit po kayo gumagamit ng talinghaga sa kanila? Hindi nila maintindihan. Sumagot siya, ipinagkakaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ng hiwaga tungkol sa kaharian ng langit. Ngunit hindi ko ito ipinagkakaloob sa kanila. Mapalad ang pinagkakalooban. At ang pinagkakalooban ay may tungkuling ito ibahagi, ipaliwanag sa hindi diretsahang pinagkakalooban. Kaya tayo mga lingkod ng Diyos ay mga instrumento, channels of blessing, daanan ng pagpapala tungo sa iba sa mga pagpapalang binigay sa iyo pero hindi sa kanila. So ikaw ngayon ang instrumento para makarating yun sa kanila. Hindi lahat ay diretsahang ibinibigay sa lahat. Iba-iba ang ibinibigay sa iba-ibang tao, pero meron tayong tungkulin na yung pagpapala hindi solohin, kundi padaanin lang sa atin at makarating yun sa iba. Kami mga binibigyan ng pagpapalang magaling magturo, merong magaling namang mag-advise, merong magaling naman na magpalakas ng loob, merong magaling na tumulong practically, iba-iba. Para tayo ngayon na maging extensions of God to reach other people. God revealed only to a few persons, and even to His disciples, His disciples did not always understand much or fully. Sa kanila na nga ibinibigay, hindi naman nila rin laging naintindihan. Luke 9:45, ngunit hindi nila ito naunawaan sapagkat inilihim sa kanila ang kahulugan nito. Natakot naman sila magtanong sa kanya kung ano ang ibig niyang sabihin. So hindi naman lahat ng sinabi naintindihan pa rin. Tapos sa lahat ng narinig, the disciples also wrote down only a little. Hindi naman lahat ng narinig nila, sinulat nila eh. John 21:25, at marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat, sa palagay ko'y hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisusulat. So only very little of what was revealed was written down. Bakit? Para hindi rin solohin ng mga disciples at hindi solohin ng mga writings nila ang talastasan sa pamamagitan ng Diyos at ng tao, that God would continuously engage to deal with people directly. God can deal with us through the written word, God can deal with us through the prophets, and through the gospels, and through the disciples, but many were not given to them and through them because God would continue to make revelations to all His children in all places at all time. Kaya sabi niya, hindi niyo kaya maintindihan ito lahat, but I will send the Holy Spirit who will explain things to you. What then can and should be known about God? So huwag na lang natin pag-aralan, huwag na lang tayong lumapit sa Diyos. O ano ba talaga ang pwede at marapat na alamin? God teaches us through Jesus that which helps people survive earthly life. Kaya mahalaga yung pagbabasa ng Jesusness, pag-apply ng Jesus filter. Kasi tunay, ang ibinigay sa atin ng mga salita eh para tayo mag-survive, mabuhay ng payapa, tahimik, masagana dito sa mundo. Yun, ibinigay. Kaya ang daming katuruan sa scripture na magtanim ka para kaumani, huwag ka magchismis, makipagmabutihan ka sa mga tao, mag-invest ka, mag-ipon ka tulad ng mga langgam. Ang daming katuruan. At yan ay ibinigay, hindi para sa kabilang buhay, para sa langit, kundi para dito. Concern kasi ng Diyos, yung maiksing panahon na ipinahiram niya para sa buhay dito sa lupa ay matamasa natin ang lahat ng pagpapalang inilaan niya at gusto niyang tanggapin natin. So hahanapin niya sa scripture yung mga bagay na nagpapaginhawa, nagpapaganda ng buhay, nagpapatahimik, nagpapasagana. Yun ang kalooban ng Diyos na kinokontra na naman ng maraming reliyon kasi tinuturo nila magdusa ka, magtiis ka, magutom ka, sa langit ka nalang bumawi. Hindi nang turo ni Jesus. Nung nagtatanong ang mga disciples, teach us how to pray. Sabi ni Jesus, pray like this, Our Father, You are in heaven, let Your kingdom come. Let Your will be done on earth as it is in heaven. So ang ibig sabihin ni Jesus, huwag niyong laging isipin na pumunta sa langit. Ang hilingin niyo sa Diyos, ibaba ang langit dito sa inyo. Now na. Thy kingdom come. Hindi yung I will go to your kingdom. Pag namatay ka, you go to the kingdom of God. Pero habang nandito ka, dapat ang prayer mo, which is ang action mo, ang objective mo, ang ginagawa mo,
is to bring a piece of heaven down to your life here on earth. Kapayapaan, katahimikan, yun ang kingdom of God, hindi yung isang physical, political kingdom, kundi paghahari ng Diyos sa iyong buhay. Hindi kaharian, kundi paghahari sa iyo. Na ang bunga, tahimik ka, payapa ka, maayos ang buhay mo. Yun ang concern ng Diyos para sa iyo. Kaya nilagay dito sa mundo, hindi para parusahan ka lang dito, para ihanda ka sa langit. Hindi dapat hindi ka na tinanggal sa Kanya, nandun ka na lang forever, because our spirit came from God. And then it will go back to God. Ba't ka pa pinadala dito para lang parusahan? No. Para tamasahin mo in a physical way ang mga physical creation ng Diyos na hindi mo ma-enjoy in a physical way when you are in your spiritual body in a spiritual heaven. So dapat na-appreciate mo yung life here on earth. So what can be known about God? That which helps people find and follow God's laws into eternal life. So dalawa yon, here and there. And the way to eternal life is Jesus. The way to the kingdom of God is Jesus. The way to the kingship, lordship, reign, rule of God in our lives is to apply Jesusness. So alam mong pinaghaharian ka ng Diyos, hindi ko alam mo lahat ng doktrina, hindi kung ikaw lang ang ligtas, kung ang yapang-yapang mo, hindi yon. Pinaghaharian ka ng Diyos kung ikay maibigin. Because the kingdom of God and the rule of God is all about love and peace and rest. At ito, sobra-sobra na natin pinapaulit-ulit. Siguro pag nag-quiz tayo ngayon, 100 downgrade yung lahat. Magdudugo na nga mga tenga nyo, kauulit ko ng love, di ba? Baka sabi nga ng iba, hey, ito ang message dito, love na naman. Eh kasi nga, hindi natin naiintindihan kahit tayo paulit-ulit. Hanggang hindi ka pa loving, hindi ka pa tinatablan ng salita ng Diyos. Umisa nga, baligtad pa yung talab eh. Nung nakapag-aral, yumabang pa, naging judgmental pa, naging separatist pa, naging self-righteous, edi baligtad ang talab. Negative. Now, how not to know and teach about God is important to understand. Paano ba ang hindi dapat na paraan ng pagkilala sa Diyos at pagtuturo at pagpapakilala tungkol sa Diyos? By man-made doctrines that oversimplify God. Ayaw ng Diyos niyan. God does it like that. Itong gusto ng Diyos para sa iyo. Oversimplification lahat yan. Kasi yung mga sinasabi natin ayaw ng Diyos, kahit sa Bible, may mga instances na pinayagan niya, may instances na hindi. So, alin dun? Hindi naman natin nakikita na iginagalang at minamahal din ng Diyos yung sitwasyon ng tao, kaya hindi laging ito para sa lahat ng panahon, lahat ng oras, lahat ng sitwasyon. Meron ding pag-a-adjust. Nang ending dapat yung alin ba ang ikakabuti mo? Hindi napasama ka na sa pagsunod niya, napagod ka na, nagdugo ka na. Sabi, ano bang makakabuti sa iyo? Matthew 15:9, Jesus says about God, sabi ng Diyos, it is useless for you to worship me when you teach rules made up by humans. Sabi ng Diyos at nirepeat ni Jesus sa Israel, lalo sa mga leaders ng religion ng Israel, baliwala ang pagsamba niyo sa akin, kunwari, kung itinuturo niyo naman yung mga inimbento niyo lang na doktrina. So maraming imbento, kahit yung temple, kahit yung mga priest, kung hindi nga ba, sasabihin niyo ng Diyos at ikukot pa ni Jesus. Eh paano kung ang pinagkakahirapan mong sundin, eh, imbento lang pala, di lugi ka naman. Kaya napakahalaga nga nung Jesus filter. How do you not know and teach about God? By over-particularized do's and don'ts. The kingdom of God is not about do's and don'ts. Don't wear this, don't eat that, don't sing this. Hindi ganun. The kingdom of God is about loving God and loving one another. E kumisa sa dami ng do's and don'ts, naging unloving ka na, baligtad ang effect. Namatay na ako nakasama ni Kristo, at hindi na ako sakop ng mga alituntunin ng mundong ito. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntunin tulad ng huwag hahawak nito, huwag titikim niyan, huwag gagalawin yon? Ang mga ito'y utos at katuruan lamang ng tao. Sabi niya, na kay Jesus na ako, tapos pinagbabawalan mo pa akong isuot ang gusto kong isuot, pinagbabawalan mo pa ako sa haba ng aking buhok, pinagbabawalan mo pa ako kung ano pwede kong kainin, saan ako pwede pumunta, sinong pwede kong pakinggan. Lahat yan, sabi niya, imbento ng tao para sarilinin, solohin nila ang kontrol
sa kanilang mga followers. Sabi, namatay na ako tulad ni Kristo. Namatay na ako sa control ng law. Nabuhay na ako tulad ni Kristo. I'm now free. Bakit mo na naman ako ipinapasa ilalim sa kutakot-takot at sang katermang do's and don'ts? Very clear. How not to know God and teach about God? Not by exclusive religious franchise. Alam natin yung franchise. Pag franchise ka ng isang brand ng pagkain, ganito dapat ang timpla ng iyong juice, ganito dapat karami ang asin ng iyong hamburger, ganito dapat kahaba ang mga patatas na naglalawitan sa mga lalagyan, ganito dapat ang itsura ng nag-uniform ng mga nagpapaserve, ganito dapat, ganun dapat. Yun ang franchise. But how do you not teach about God? By exclusive religious franchise. Yung nagsasabing, kami lang ang tama, lahat mali. Kami lang ang ligtas, wala nang iba. Yun ang mga exclusive. Paglabas sa amin, mali, colorum, evil. Pati mga disciples ni Jesus, guilty dyan sa franchise. Dahil sobra silang excited na malapit sila kay Jesus, nakakagawa sila ng mga himala dahil in-empower sila ni Jesus, akala nila sila na lang ang anak ng Diyos. Mark 9:38-40, sinabi sa kanya ni Juan kay Jesus, Guro, nakakita po kami ng isang tao nagpapalaya sa mga demonyo sa pamamagitan ng inyong pangalan. Di ba dapat kami lang ang gagawa nun? Pinagbawalan namin siya dahil hindi natin siya kasamahan. Hindi siya member ng ating religion, ng ating sekta, ng ating grupo, ng ating department. Hindi sila pwede magpalayas ng masasamang espiritu sa ngalan nyo, kami lang. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyong pagbawalan. Sapagkat ang taong gumagawa ng himala sa pamamagitan ng pangalan ko, ay hindi magsasalita ng masama laban sa akin pagkatapos gawin ito. Sapagkat sino mang hindi laban sa atin, ay panig sa atin. Nakita niyo kay Jesus, hindi lang kayo ha? Ano, lagi ko lang kayong kasama, inisip niyo, kayo na lang? Sabi niya, I have other sheep that are not of this fold. Maraming anak ang Diyos sa lahat ng lugar, hindi lang yung nasa Israel, hindi lang yung member ng grupo natin. Walang limitasyon ang Diyos, hindi siya nababakura ng reliyon, hindi siya naaari ng anumang religious group or franchise. God will bless whom He likes to bless, God will reveal to whoever He likes to reveal, and God will save whoever He likes to save. It's not only through one specific group. And yet, lahat ng claim to fame ng halos lahat ng religion, sila lang ang tama, sa kanila lang dadaan ang kaligtasan, at pag wala ka sa kanila, di ka maliligtas. Jesus says, Saan nyo na-invento yan? Sinosolo nyo ang langit? Kayo lang ang may lisensya? Wow! Sabi ni Jesus, no. Pag nagtuturo, nagpapalayas ng Espiritu, ibig sabihin nagpapalaya, trabaho ko yan kahit hindi through you. So ang tunay na dinadapuan ng katotohanan ng Diyos through Christ will treat fellow searchers with respect, with consideration, and in humility. Walang kami lang. Walang tayo lang. But according to studies, there are people who are genetically inclined to want that kind of arrangement. Yung masaya sila pag sila lang. Pag sila lang ang tama, sila lang ang correct, sila lang ang ligtas. Kaya gustong-gusto nila yung mga ganong teachings, doon sila sumasali. Pero malinaw ang scripture, ha? Hindi yan ang style ni Jesus. When seeking, seek for Jesus and seek for His way. John 14:6, I am the way, sabi ni Jesus, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. And because God is love, therefore no one comes to the Father, no one comes to love, except through the Jesus way, the Jesus filter, the loving way. Ang way to God is the way of love. When confused and unsure, rely on and receive God's love. And just choose to love. Nalilito kayo, paano ba ako makikipag-deal sa mga tao? Paano ako magbibigay ng payo? Paano nga ba kung hindi ka sure sa gagawin mo? Just love. 1 John 4:7,
mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Hindi sinasabing ang bawat miyembro ng ganung relihiyon, ang nagpabautismo sa ganitong style, sabi niya, ang bawat, kahit sino, umiibig ay anak ng Diyos. So maraming anak ng Diyos na wala sa loob ng religion mo, nasa iba. Baka nga wala pa silang religious label. Pero pag umiibig, anak ng Diyos. Pero kahit gaano ka-strong ang religious identity and identification, pag hindi maibigin, hindi anak ng Diyos. So itanong mo sa katabi mo, eh kaninong anak? Sagutin niyo. Pag hindi anak ng Diyos, eh anak ni, alam mo na. Pero religyoso. Sa ulo lahat ng verses. Pero hindi loving, hindi anak ng Diyos. Huwag tayo magpaloko sa mga teaching-teaching. Ang lilaw nila ng Bible eh. Binabaluktot lang nila para masolo nila yung mga espiritu, mga kaluluwa at mga tithes and offering. Pero sabi, sino mang maibigin? Anak ng Diyos. So kahit hindi pa dumadating yung mga misyonero sa Pilipinas noong 1521, alangan namang walang anak ng Diyos dito. So makailangan Diyos sa Galeon, dala ni Magellan, ganun. Lahat ng maibigin, ano man ang religious label, ay anak ng Diyos. Nasa Bible. Hindi naman mahirap makita. Siguro hindi lang lima ang nagpa-counsel sa akin na isang nanay na concern tungkol sa kanyang anak. Ang anak ay divergent, kakaiba sa iba. Eh ang nanay ay religyosa. Tapos yung anak, hindi swak sa idea ng kanyang reliyon. Hati ang puso ng ina. Itatakwil ko bang anak ko? Kasi sabi ng church namin, hindi ko dapat tanggapin yung anak ko dahil ganito siya. Ang payo ko sa kanilang lahat, isa lang. Just be a mother. Huwag ka na maging theologian. Ano bang alay mo sa theology? Tatlong units. Ilang alam mong verses? 15, mali-mali pa. Tapos iteteologize mo yung anak mo, itatakwil mo dahil kakaiba sa tinuturo ng simbahan nyo. Pag nakamali ka, itatakwil ka rin yung simbahan na yan. Mabuti pa, magsama nila kayong mag-ina. Yan ang matibay na relasyon. Just be a mother. Mahalin mong nanay mo, anak mo, sino man yan, kahit ano pa sinasabi ng mga relihiyon. Pag hindi loving, hindi galing kay Jesus. Galing sa Pharisees. Yan ang problema sa atin eh. Close family ties, tapos may biglang magba-Bible study, matuturo anak ko ano-ano, makikipagkasira sa mga kamag-anak. Hindi na aatin sa mga libing na mga kamag-anak, mga kasal, mga kung ano-ano, kasi sinasabi ng church nila, evil yun, masama yun. Samantalang si Jesus, present sa lahat ng kasalan, lahat ng party. Kaya ang tawag sa kanya, friend of tax collectors and sinners. Sabi ng mga Pharisees, so, bakit ang amo nyo nakikisalo sa mga tax collectors and sinners? Tapos ikaw ngayon na sumusunod kay Kristo, makikihiwalay? Sino sinusunod mo? Di Pharisees. Nagiging unloving ang maraming nagba-Bible study. Pagka, baluktot ang handling at hindi pinapandaan sa Jesus filter ang turo. Nagiging makasarili, sectarian, nagiging dogmatic, separatist, nagiging self-righteous and judgmental. Lahat yan ay anti-Jesus. 1 Corinthians 13:3, and now these three remain. Faith, dakila yan. Ha? Hope, dakila yan. Love, but the greatest of these is love. Can you imagine that love is even greater than faith? That when you are loving, daig mo pa yung may faith. Yun ang highest level of faith. To be loving. And true love is inclusive. It is unconditional and not judgmental. Daig niyan yung faith. Daig niyan yung doctrine. 1 Peter 4:8, love covers over a multitude of sins. Ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Tulad ng mahal tayo ng Diyos through Jesus, napawi ang ating kasalanan. So kung mahal mo ang isang tao, mahal mo ang iiral, talsik, talbog, burado ang mga kasalanan niya sa tingin mo kasi love mo ang mangingibabaw. Love is the greatest commandment. It is the greatest doctrine of all. Kaya lagi nang gagalaiting, doctrine, doctrine. Loving ka ba? Mark 12:28-31. One of the teachers of the law asked him, meaning Jesus,
Of all the commandments, which is the most important? The most important one, answered Jesus, is this. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. So physical, mental, spiritual, love yan. Lahat-lahat na. The second is this. Love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. At yung neighbor na yon, hindi lang kapitbahay mo next door. Pag Israel ang kausap, ibig sabihin neighbor, Gentiles. Neighboring country, neighboring community, neighboring culture. Sabi niya, love your neighbor as yourself. Wala nang hihigit pang kabanalan kesa dyan sa maging maibigin ka. Pupunta ka sa church, may nadaanan kang may aksidente, nagugutom, tinulungan mo, na-late ka na tuloy sa church, that is greater than being present tapos hindi ka naman loving. Love is the greatest. And yet, I see many religious people who have been blinded by doctrinal teaching na kahit may sakit yung kamag-anak, iniiwan sa bahay para magsimba siya. Ha? Ba't di mo alagaan yung nanay mo? Simba yan. Sumimba ka na lang sa ibang araw pag gumaling na siya. O pag meron ka ng kahalili sa pag-aalaga, tsaka ka sumimba. Pero yung nanay, iiwan ko po kayo kasi Sunday po ngayon and this is the day of the Lord. Eh, anong Lord yan? Papaiwan ako sa'yo? Eh, nung ipinanganak ka kita, hindi kita iniwan nung nalaglag ka bigla nung naglalakad ako. Inalagaan kita, tapos ngayon, nakakuha ka ng religion, iiwan-iwan mo ako. Ano klaseng religion yan? Hindi naman laging physical presence sa mga religious activities ang mahalaga, kundi saan mo dinadala ang iyong lakas, ang iyong pag-iibig, ang iyong tulong? Napakahalaga ng fellowship. Sabi sa Bible, do not neglect being together, to learn together, to study together, worship together. Pero sometimes your schedule requires that your body be present in somewhere, in a place where you are needed. Be there. And make up ka na lang another time, next time. Pero huwag mong idadahilan ang pagsisimba para hindi ka maging loving and caring for others. Kindness is high religion. Kaya si Jesus, sabi niya, sa pagdarating ng panahon, pag naghuhusga na ang ama, sabi niya, oh, kayong mga mababait, alik kayo, may premyo kayo. May ganun. Nakakulong ako, dinalaw niyo ako, may sakit ako, ginamot niyo ako, nagiginawa ko, dinamitan niyo ako. At sabi ng mga tao, kailan naman po namin ginawa yun? Hindi naman namin ginawa yun. Sabi, ama, lahat ng ginawa mo sa mga taong nangangailangan yan, tinuturing kong ginawa mo sa akin. Kaya halika, narito ang iyong gantimpala. At sabi pa sa Bible, high religion is this. Visit orphans and widows and help those who are sick. To help people who are in distress. Yun ang high religion. Kabaitan, kabutihan, no matter the religious label. Love is the distinction of the Jesus believer. Not the verses that they know, not the version of the verses that they know, not how they wear clothes, not what they do, but how they love others. John 13:34-35, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo ay may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo mga alagad ko. So paano doon nakikilala mga tunay na alagad ni Jesus? Nagmamahalan. Hindi sa mga religious pronouncements, hindi sa mga kasuotan, pag nagmamahalan. Kaya iba very, very obviously enamored with distinctives. Ano bang ating distinctives? Ang distinctive ng mga anak ng Diyos, love. Hindi verses. Hindi mga uniform, mga regulation. Ano bang dapat nating isuot? Anong pwede nating kantahin? No. Love. Tapos makikita mo kumisa sa mga churches, statement of faith. Nakakwadro pa. Itong pininiwalaan namin, ibig sabihin, pag hindi ka naniniwala dito, chupi, puwera ka dito. No. But the statement of faith of the people of God is love. Kaya nga kung may statement of faith ng church, nakakwadro, dapat nakalagay lang doon, drawing ng puso. Love. Ito kami. Sabi ng mga tao, aatin ako sa inyo, pero ano bang pininiwalaan nyo? No, love. E anong paniniwala nyo tukol sa bautismo, tukol sa suot, tukol sa buhok, tukol sa dinuguan? Love ang pininiwalaan namin. Yung mga yan, nakasubsume doon. Pag hindi loving ang reading and application, hindi na yan ipinagbabakbakan dito. We don't kill or die for it. Because the greatest distinction of the people of God is love.
And distinctive should not be exclusive, but inclusive. Pag doctrinal yung distinctive mo, exclusive agad yun eh. Kayo lang ang tama, mali yung iba, puwera sila, kayo lang kasali. But God is love. It is useless to speak, to know, and to do anything outside of love. 1 John 4:20. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Iniibig mo ang Diyos, tapos wala kayong pinag-usapan, hindi kapintasan ng mga ibang religious groups. Kung paano nyo papataasin ang sarili nyo at ibababa sila, yung sinungaling kayo. Dahil hindi mo iniibig ang iyong kapatid, napupuot ka pa nga. 1 Corinthians 13:2-3, if I have the gift of prophecy, which is very important, and can fathom all mysteries and all knowledge, also very important, and if I have faith, very important, that can move mountains, but do not have love, I am nothing. Baliwala lahat ang alam ko, katuruan ko, mga ginagawa ko, kung hindi naman ako loving. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast but do not have love, I gain nothing. So love is the purest and the best doctrine. That because of that, Jesus died. Jesus died to love the world. That whoever will believe in Him will not perish, but have eternal life. So, mga kapatid, mga lingkod ng Diyos, major in love, minor in other things. You will know God not by knowing doctrines in your mind, but through and by loving. Paano ko po makikilala ang Diyos? Sa pag-aaral po ba? Pwede. Makikilala mo ng Diyos sa pag-aaral eh. Sa pakikinig po ba? Pwede. Pero gusto mo talagang effective, powerful, and diretsong paraan para makilala mo ang Diyos? Magmahal ka ng kapwa. The path of God is a loving path, forgiving, giving, kind. Take that path and you will know God. Little by little. Progressively. Those who love know God. Whether they understand in their mind or not, if they are loving, they know God because God is love. Daig ang unloving theologians ng loving, simple people. Matthew 15:7-8, sabi ni Jesus sa mga leaders ng religion ng panahon niya, you hypocrites! Isaiah was right when he prophesied about you. Those people honor me with their lips, but their hearts are far from me. So know God not by the mind, not through the lips, but by the heart. 1 John 4, 16-18. God is love. Whoever lives in love, lives in God, and God in them. There is no fear in love, but perfect love drives out fear. So ang effect sa'yo ng religion, ang effect sa'yo ng teachings ay fear, that's not from God. Because the love of God should drive out fear and make you peaceful, restful. Dapat ang buhay mo, ang isip mo, ang emotion mo ay tiwasay, tahimik, payapa. Through knowledge of God, through Jesus, does not give fear. It gives love and peace and rest. That is what you should receive from God. And that is what you should give to people around you. Restfulness, peace, unconditional love and acceptance is the only way that there could be a peaceful climate in our families, in our workplaces, in our church, in our society, to apply Jesusness, not Mosesness. To love unconditionally, to give and forgive. Because that is what we receive from our loving God through Jesus. Thank you, Father, for your love. At nawa sa paulit-ulit ng pag-aaral namin na ito, may madagdag na angle, may madagdag na depth and width sa pagkaunawa namin sa inyo. Sa liit ng aming isip, Panginoon, kaunti lang ang kaya naming maunawa. At nawa, ang mauna namin at pangunahing maunawaan ay yung pagiging maibigin nyo. How you love us and how you can love people through us and how we can enjoy receiving your love and giving it away. Pagbulay-bulayan natin ang mga application nito sa ating family life,
sa ating workplaces, in our church, in our community, in our country. Lord, teach us how to apply this in our daily life, in our practical way of living. Be with the Lord in silent reflection and thanksgiving. Our Most High God, we thank you because you are too wonderful to know and too great to be understood by men. And yet, because of your love, you have saved us and set us free from the law and needless religious burdens we bear upon us. Thank you for giving us a deeper understanding about what it takes to be like Jesus, and that the greatest distinction of being your children is love. Your law is all about loving you and loving ourselves and one another. Napakadakila niyo, O Diyos, kaya't gayon din kadakila ang pagmamahal ninyo sa amin. Sa ilang sandali ng katahimikan, patuloy po nating papurihan at pasalamatan ng Panginoon. Heavenly Father, as we continue to meditate upon the greatness of your love, may you bless our offerings and gifts as we give them with love from the bottom of our hearts. This we pray in Jesus' name. At kung sa panahon
panang kasiyahan, walang pagkalimot, dalay pasalamat. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba ang pag-ibig mo sa akin, wala hanggang. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakanta, pupurihin ka magpa ika'y naririyan. Kahit sa dulo man itong aking buhay, ika'y aking lakas, hindi mangangamba. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba ang pag-ibig mo sa akin, walang hanggang. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakanta, upurihin ka magpa
aking Diyos, aking Diyos. Maraming salamat po, Ama, dahil napakabuti mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Inaalay po namin sa inyo ang aming papuri, pagsamba, at pasasalamat para sa natapos naming online worship service. Brothers and sisters, in some moments of silence, let us come to God through personal and private prayer. Lord, thank you that we are a family in Jesus. Help us to share His love, joy, peace, rest with everyone. And now, my dear brothers and sisters, may the strength of God sustain us. May the power of God preserve us. May the hands of God protect us. May the way of God direct us. And with the love of God, go with us this day and forever. Gracious unto you.